Ngayon pong hapon na ito ay pag-uusapan natin isa sa mga masasabi kong unpopular topic pagdating sa buhay Kristiyano. It's one of the most unpopular topic sapagkat mga kapatid, kung bakit ko sinasabi ngayon sa ito dahil alam niyo po ba for 35 years now, this thing in the Christian life ay talaga pong declining 35 years in a row. Okay? And I'm talking about the topic giving. Okay? Pero ngayon pong araw na ito, gusto kong sabihin po sa inyo na pagdating dito sa giving, okay, hindi po ito bagay na literal lang, kung hindi kapag ang isang Kristiyano ay totoong na at natutong magbigay, ito po ay spiritual na desisyon na ginawa niya sa Panginoon. Okay? Kaya ngayon pong hapon na ito, pinamagatan ko po ang aking mensahe na why become a giving Christian? Okay? Now, sa preaching ko po na ito, nais ko pong ibigay ang limang dahilan, okay, life-changing reasons, life-changing experience, life-changing benefit, okay, para sa isang Kristiyanong marunong at matuto, at magiging sabihin natin generous isang Kristiyano. Okay? Sapagkat naniniwala ako, maraming mga Kristiyano ngayon, once I've heard, no, o overheard, na sabi niyang gano'n, oh, ayoko naman dyan sa church, kailangan lang ng church ang pera ko. Have you heard that kind of reason, di ba? Kailangan lang ng church ang pera ko. Okay? Well, kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, for the last 35 years, ang giving sa church has been declining. Okay? It's never been in the radar screen ng mga Kristiyano pagdating sa giving. And despite the fact na ang sweldo ng mga tao sa mundong ito in the last 35 years ay nagtaas, ang giving sa loob ng church ay nagdecline. Okay? Kaya para pakita ko po sa inyo that giving is not very, very popular sa maraming mga Kristiyano sa panahon nito. Subalit ngayon pong hapon na ito, okay, ay sasabihin ko po sa inyo that there is a life-changing benefit. Okay? Kapag ang isang Kristiyano ay natutong totoong magbigay para sa Panginoon. So we're going to talk about giving to God and maraming may unfold sa atin sapagkat naniniwala ako maraming Kristiyano ang gustong magbigay sa Panginoon. Amen? 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 Naniniwala ako walang isa ritong Kristiyano na ayaw magbigay sa Panginoon. I believe that each and every one of us here want to give to God. Pero ang problema ganito, maraming tao ang nagbibigay pero bakit hindi makapagbigay? I believe the question that we need to answer is the word why. Why should I give? Tama po ba? Tsaka pwede po bang patanggal yung aking echo? Dahil para po ako nasa ilalim na naman ng imbornal nito. Okay? Ayan, sige. Pakitanggal po ng konti pa. Sige pa, konti pa. Echo. Si Brother Dan. Nasa si Brother Dan? Umuwi na? Ah, nasaan? Okay. So, naniniwala po ako that we need to answer the word why. Sapagkat tingnan po ninyo, kapag ka alam ng isang tao yung word na why, naniniwala ako magagambaro siya. Titingnan nila lamang yung ano, no, yung sinasabi ko. Bakit ikaw nagtapos ng iyong pag-aaral? Pero ang iba, hindi nagtapos ng pag-aaral. Alam nyo kung bakit? Sapagkat yung taong yon, despite the fact na maraming mga naging sakabal sa kanya, maaaring kulang siya sa pinansyal, maaaring may mga problema sila sa pamilya nila, pero siya po ay naggambaro para makatapos. Alam nyo kung bakit? Sapagkat nung bata pa siya, naturuan siya na kinakailangan ikaw ay makatapos. Sapagkat kapag ikay nakatapos, ikay magkakaroon ng magandang trabaho at mabibili mo ang mga bagay na gusto mo at ikaw ay makakarating sa mga pangarap na gusto mong marating. Tama po ba? Kaya naggambaro siya, kaya natutunan niyang mag-aral kahit na dumaan yung maraming mga bagay sa buhay niya, nagpumilit siyang mag-aral because naunawaan niya yung salitang bakit ako dapat mag-aral. Okay? Now, naniniwala din po ako ng isang Kristiyano
para matutong totoong magbigay, dapat niyang masagot yung bakit ako dapat magbigay. Tama po ba? So, sa hapon po ito, sabi ko nga po sa inyo, these are five, okay, life-changing benefits. Hindi natin alam na kapag ang isang Kristiyano pala ay nagbigay, there will be a life-changing, there will be changes, okay, sa ating buhay. Minsan kasi ang akala lang natin kapag ako'y nag-decide magbigay, that's it, that's a literal giving, nagkakamali po kayo. Not unless dapat mong maunawaan kung ano yung ginagawa mo, sa totoo lang, pag kayo nagbigay, sasabihin mo na ang pagbibigay ko ay literal lang, nagbigay, naglasa ko ng pera mula sa bulsa ko, mula sa wallet ko, yun lang, pero nagkakamali po kayo. Titingnan natin ngayong hapon na ito kung ano-ano yung mga bagay, yung mga benepisyo o mga bagay na makapagpapabago sa takbo ng buhay mo when you start to give to God. Amen? First, okay, giving to God allows you to see God as your provider. Makikita mo rito na kapag kayo nagbigay sa Panginoon, okay, makikita po ninyo na God will allow you to see Him as your provider. Alam po ninyo na sabi ng salita ng Diyos sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Wala tayong bagay na hawak dito sa mundong ito. Wala tayong bagay na nai-enjoy sa mundong ito. Wala tayong bagay na kinakain na masarap sa mundong ito na hindi galing sa Diyos at hindi sa Diyos. Lahat ng ini-enjoy mo rito sa mundong ito, sa Diyos. Diyan po ba kayo kumakanang ng Diyos? Not unless otherwise, hindi ka nakatira sa earth, baka sa Mars. Kasi nakasulat dito, the earth is the Lord's eh. And everything in it. Okay? Pero kung naniniwala ka na ikaw ay nandito sa earth, at ikaw, ang paa mo ay nakalapag dito sa mundong ito, then sabi ng Panginoon, walang bagay na hindi ka, walang nakikita mo at nahawakan mo at na-enjoy mo na hindi akin, akin lahat yan. Now, kapag kayan ay nauunawaan mo, mga kapatid, mauunawaan mo rin na kung bakit nandito lahat yan, yan ay ipinrubay ng Panginoon para sa atin. Tama po ba? Bago nga niya nilalang si Adan at si Eva, anong ginawa muna ng Diyos? Ipinrubay muna niya ang magiging kailangan ng kanyang lalalangin na tao. So, God is our provider. Okay? Now, isang araw, si Haring David, nang siya po ay nabuunan niya ang buong Israel, okay, at sila ay nakapag-settle ng mabuti, okay, sa lugar ng Israel, nagpagawa po siya ng kaharian niya. At nung nagawa na at natayo na yung kaharian, siya po ay nag-isip na itayo na ang templo ng Panginoon. Kasi for the long time, si ano po, no, ang Israel po ay nakatayo lang ang templo ng Diyos sa ano lang, tabernakulo lang, sa tent. Okay? But this time, gusto niya, sabi niya, since meron na tayong sariling lugar, abay, kinakailangan eh, gawa na natin ng templo ang ating Panginoong Diyos. So, ang ginawa niya, under his leadership, lahat ng mga Israelita, sabi niya, kinakailangan na magbigay sa Panginoon. Okay? At nagbigay nga ang buong Israel, at nung nabuo po yung lahat with their silver, gold, gems, okay? Matatranslate po natin yung pera na kanilang naibigay sa pera ng Hapon ngayon sa daytay sambyako goju o kumangyen. Wow, sambyako goju o kumangyen. Alam po ninyo, masisira na ulo natin pero hindi pa tayo abot sa ichi o kuma. Kabibilang. Okay. Pero po, ang nalikom po, okay, ni David under his leadership just to build that, the temple is